Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Teacher Mel. Alam niyo ba, God made you happy today dahil kayo sobrang excited na makinig ng kwento tungkol kay Jesus. Pero yuko muna natin ng ating ulo para sa ating maikling panalangin. Tayo manalangin? Okay? Let's pray! Dear God, tulungan niyo po kami sa araw na to na sa aming pong pag-aaral tungkol po sa buhay ni Noah. Ay nawa po'y amin pong maunawaan at amin pong maisabuhay ang amin pong pag-aaralan sa gabi, sa araw na to. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan! Maraming salamat! Ang pamagat ng kwento ko ngayon sa inyo ay ang pagbaha. Sino sa inyo nakakita ng baha? Ayan, halos lahat kayo nakakita ng baha. O diba kung mapapansin natin, pag mayroong bahang nangyayari sa ating lugar, maraming sasakyan ang mga nasisira, mga puno, mga sasakyan. Higit sa lahat, maraming mga tao din ang mga namamatay. Kahit pilit nilang makaligtas sa baha, minsan, sino'y napapasama sa baha? Alam niyo ba, noong unang panahon, wala pang pagbaha na nangyayari. Nagsimula lamang ang pagbaha na si Lucifer ay magkaroon ng inggit. Kung matatanda natin, si Lucifer at si Jesus, sila ay parehong nakatayo sa gilid ng trono ng ating Panginoong Jesus. Dahil sa inggit at sa silos niya kay Jesus, dahil sa gustong gusto niya na siya lang ang papurihan ng mga anghel sa langit, siya ay nanggulo. Kaya ang ginawa ni Jesus, siya ay itinapon dito sa lupa. At nang dito na siya sa lupa, hindi pa rin siya tumigil ng kanyang panggugulo. Patuloy siya na nanggulo at gumawa ng kasamaan dito sa mundo. Simula noon nung tinapon si Lucifer, dito sa lupa, siya ay tinawag na Satan. Ibig sabihin, siya ay ating kaaway na ngayon. At patuloy na siya ay nanggugulo at hindi siya titigil hanggat hindi niya tayo nakukuha. Kaya ang ginawa niya, tinukso niya sina Adan at Eva. Siya, pinakain niya sina Adan at Eva ng prutas na pinagbabawal ng ating Panginoong Jesus. Simula nun, nang kumain ng pinagbabawal na prutas sina Adan at Eva, naranasan na natin ang magkaroon ng sakit, magkaroon ng baha, mamatay, at iba't ibang uri ng sakit. Nang sila ay matukso ni Satan, sila ay pinaalis ni Jesus sa Garden of Eden. At sila, Adan at Eva, ay namuhay na kakaranas ng hirap. Hanggang sila ay magkaanak, at dumami ang tao dito sa buong mundo. Habang padami ng tao, ang mga tao ay pasama ng pasama at sila'y nakakalimot na ng pagsamba sa ating Panginoong Jesus. Kalimutan na nila na magpasalamat sa kung sinong lumikha sa kanila. Pero, kahit ang mga tao ay naging masamang masama, meron pa rin mga tao naniniwala kay God at sumasamba sa Kanya. Yun ang pamilya ni Noah. Sila ay nananalangin tuwing umaga, tuwing gabi. Isang araw, kinausap ni Jesus si Noah na gumawa ng ako. Dahil napansin niya, marami ng mga taong pasama ng pasama sa kanyang sa mundo. Sinabi niya kay Noah kung anong kanyang gagawin. Pero, si Noah ay hindi engineer. So, hindi niya alam kung paano gumawa ng arko. Pero, siya ay tinulungan ni Jesus kung paano gumawa ng arko. Sinabi niya kung gano'ng kalaki, gano'ng kahaba. Finally, sa loob ng 120 years, natapos na rin ang arko. At natapos na rin ang habang siya'y gumagawa ng arko, siya rin na hindi tumitigil sa pangangaral. Siya'y nangaral sa mga tao sa loob ng 120 years. At lagi niyang pinapalalahanan sa mga tao na mayroong malaking baha na darating. Pero hindi naniniwala ang mga tao.
hanggang sa dumating na yung araw ng pagbaha. Hindi pa rin tumigil si Noah. Siya pa rin ay nang-anyaya sa mga tao na merong parating na baha. Pero siya ay tinatawanan na ng mga tao. Alam niyo ba mga bata, sa loob ng 120 years na pangangaral ni Noah, ay walang naniwala sa kanya. Siya ay tinatawanan. Digit sa lahat, sinasabihan siya na siya ay nababaliw na. Siya ay nababaliw na. Hanggang sa kahuli-hulian, hindi tumigil si Noah. Siya pa rin ay naanyaya sa mga tao na sila ay pumasok. Naging gulat nila kung bakit ang lahat ng iba't ibang uri ng hayop ay pumasok sa arko. Hanggang sa dumating yung araw na sinarado na ng Panginoon ang arko. Hanggang sa kahuli-hulian, nagmakaawa pa rin si Noah na sila ay pumasok sa arko dahil mayroon malaking baha na darating. Pero hindi pa rin naniwala ang mga tao. Patuloy pa rin na tumatawa kay Noah hanggang sa sinarado na ito ng Panginoon. Habang sila'y nasa loob ng arko, sila'y nag-antay ng 7 days. Ilang araw nga ulit? 7 days. 7 days sila nag-antay sa loob ng arko. Samantala, yung mga taong nasa labas, sila ay tinatawanan patuloy. Sabi na, anong gagawin kaya ni Noah sa mga hayop na nasa loob ng arko? Ang sa dumating na, yung araw na pagbuhos ng malakas na malakas ng ulan. Nang bumuhos ng malakas ng ulan, paunti-unti itong tumataas ng tumataas ang tubig. Nang tumaas ng tubig, sila ngayon ay nagmamakaawa na ngayon kay Noah na sila ay pagbuksan. Pero, wala nang magawa dahil ito ay sinirado na ng Panginoon. So, lahat ng mga tao na hindi naniwala kay Noah ay ito ay mga namatay. At sa paglabas nila, nakita nila ang mundo na parang bago na wala ng mga tao masasama. Ilan nga, sa tingin nyo, ilan ang nakasakay sa arko ni Noah? Yes! 8 silang nakaligtas sa baha na pinadala ni Jesus dito sa ating mundo. Alam niyo ba mga bata na ang rainbow, ito ay simbolo ng pangako ni Jesus na hindi nila muli babahayain o hindi na siya muli magpapadala ng baha dito sa ating mundo. Pero, ang ating mundo ay susunugin na ngayon sa pamamagitan ng apoy. Kung tayo ay magpatuloy ng magkakasala at gagawa ng kasalanan. Matatagpuan ito sa 2 Peter chapter 3, verse 19. Sabi, tayo ay hindi makakaranas na ng pagbaha, pero ang mundo ay susunugin sa pamamagitan ng apoy na kasama si Satan. Kaya ngayon mga bata, ngayon pa lang, kayo nang mamili kung sino ang inyong susundin. Kung si Jesus ba, na sa pagdating niya, tayo ay bubuhayin at magkakaroon tayo ang regalo. Kung tayo susunod kay Jesus, ang regalo na ibibigay niya sa atin ay eternal life. O kung susunod tayo kay Satan, tayo ay makakasama sa pagsunog, sa apoy-apuyan. Gusto niyo ba yun na makaming masunog? Kayo ay sunugin na kasama si Satan? So dapat ang ating pipiliin lang ay sundin natin ang utos ng Panginoon at tayo'y gumawa ng mabuti upang sa kanyang pagdating tayo ay bubuhayin niya. Kapag kayo ay sumunod kay Jesus, ang regalong ipagkakaloob niya sa atin ay eternal life. Pero pag tayo sumunod kay Satan, ang regalo ibibigay niya sa atin, tayo ay makakasama sa dagat-dagatang apoy. Gusto niyo ba yun? Kayo makasama? Dapat ngayon pa lang, atin ang pag-isipan. Dapat sundin lang natin si Jesus. Tayo ay magpakabait at gumawa ng kabutihan. At tayo ay sundin natin ang kanyang mga utos. Huwag tayong papatay ng tao, huwag tayong makikipag-away, tayong mangili ng sabat. Para pagdating ni Jesus,
tayo ay kanyang kukunin at dadalhin tayo sa langit na bayan. Gusto niyo ba yung makarating doon? Kayo ba excited na makarating sa langit? Uy, sobrang sobrang excited na makarating sa langit. Mga bata, ang memory verse natin ngayon ay matatagpuan sa 2 Corinthians 6 verse 2. Sabi, "But I have built a house of habitation for thee, and a place for thee dwelling forever." Anong ulit ang memory verse natin? Ulitin natin, basahin natin ng sabay-sabay ha. "But I have built a house of habitation for thee, and a place for thee dwelling forever." Lagi nating tandaan, kung gusto nyo na magkaroon ng eternal life, lagi nating sundin si Jesus. Tayo manalangin para pagdating niya, tayo ay makasama niya. Tayo manalangin. Dear Jesus, maraming pong salamat sa inyo pong pagpapaalala na sa araw na to na dapat sumunod po kami sa inyo upang sa inyo pong pagdating ay kami po'y makarating kayo sa bayan na walang hanggang. Ama, hinihiling ko po na nawa tulungan niyo po kami sa pang-araw-araw. Gabayan niyo po kami sa pamagitan ko ng inyo pong banal na Espiritu at isa inyo pong may pong Holy Angel na siyang maggabay sa amin. Upang pag kami gumawa ng masama, ipaalala niyo po sa amin na kami lamang isusunod sa inyo. Dahil gusto rin po namin na kayo ay makasama. Dahil gusto rin po namin na kami po ay makarating yan sa bayan na walang hanggan. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Yan, maraming salamat. Hanggang sa muli!